Ang pag-uusapan na natin ngayon ay ang extra chapter ng One Punch Man, kung saan masusubok ang pagkakaibigan ni Saitama at Genos sa loob ng 300 years. Nagsimula nga ang chapter na ito sa eksena ni Genos at Saitama, napanood nga daw ni Saitama sa TV ang paglagay sa garapon ng mga bagay na importante sa iyong kaibigan. Ilibing ito sa lupa at babalikan nila after 5 years ang garapon. Tinanong nga ni Genos kung ano daw ba ang inilagay ni Saitama sa garapon. Bigla naman siyang sinampal ni Saitama na dapat nga daw ay secret at hindi sasabihin ang ilalagay nila sa garapon. After 5 years daw, nangako nga sila na after 5 years ay babalikan nila ito. Then sa next panel nga, ay ipinakita si Genos noong tao pa siya at hindi isang cyborg. Napanaginipan niya nga ang mga bagay patungkol sa pangako nila ni Saitama. Sa panahong ito nga, ay hindi pa alam ni Genos ang kanyang future. Dahil nasa form pa siya ng pagiging isang tao, at hindi niya pa kilala kung sino si Saitama. Dagdag pa nga nito na palagi daw niyang napapanaginipan ang pangako nila ng isang kalbo. Pinati nga si siya ng kanyang ina na magandang umaga habang nagluluto nga ito ng kanilang almusal. Iniisip pa din ni Genos kung sino ba ang kalbong lalaki na nasa kanyang panaginip. At habang naglalakad nga siya, ay nakasalubong nga nito si Saitama na naka-formal na uniform. Agad ngang inila ni Genos ang damit ni Saitama. Nagpakilala nga si siya kay Saitama at tinanong pa nga niya si Kalbo kung nagkita na daw ba sila noon at kung anong pangalan nito. Dito na nga nagpakilala si Saitama at hindi niya daw kilala si Genos at mukhang nagkakamali lang daw siya ng taong nilapitan. Sobrang busy daw niyang tao, maghanap na lang daw si Genos ng ibang aasarin. Iniisip nga ni Genos na sigurado daw siya na kilala niya ang kalbong nasa panaginip niya. Hindi raw ito isang coincidence, sigurado daw siyang may kahulugan ang lahat ng nasa panaginip niya. Nais pa daw niyang makilala ng husto ang ating bida. Dito na nga pumunta si Genos sa apartment ni Saitama, at kinatok ng malakas ang pintuan nito. Sigaw naman ni Saitama na tumahimik ka. Ano daw bang problema ni Genos, at paano daw niya nalaman ang address ng apartment niya? Sagot naman nito na hinanap daw niya sa Google. Galit na galit nga si Saitama dahil ang ginagawa daw ni Genos ay isang krimen, dahil bukod daw sa trespassing ay stalker din daw ito. Kung hindi daw aalis si Genos, ay tatawag daw siya ng pulis. Sagot naman nito na sige tumawag ka ng pulis. Sabay sigaw nga ng malakas at humihingi ng tulong dahil sinasaktan daw siya ng isang kalbo. Nagulat nga si Saitama sa pagsigaw ni Genos. Kaya naman, inila niya ito papasok at tumahimik daw ito. Sinabi nga ni Saitama na ayaw daw niyang may stalker na pumupunta sa apartment niya. Ano daw ba talaga ang kailangan ni Genos? Tanong nga ni Genos kay Saitama kung naniniwala daw ba ito sa memory ng nakaraang buhay. Or memory ng dati nitong buhay. Sinabi pa nga nito na palagi daw niyang napapanaginipan si Saitama ever since bata pa lamang siya. At naniniwala daw siya na memory daw ito ng dati niyang buhay. Sagot naman ni Saitama na hindi niya daw maintindihan si Genos, baka pagod lang daw ito. Pwede na daw umuwi ito sa bahay nila. Dito na nga sumigaw si Genos na pwede daw ba siyang gawing disipulo ni Saitama. Bika naman ni Saitama dito na kumalma daw muna. Alam daw niya ang school uniform ni Genos. At ang uniform daw nito ay para sa eskwelahan ng mga mayayaman. Wala daw siyang maituturo kay Genos. Wala naman daw siyang trabaho at mahirap lang daw siya. Umiyak nga si Genos dito dahil ayaw daw niyang malayo kay Kalbo. Dahil may mensahe daw ang kanyang mga panaginip, dito na nga binigay ni Saitama ang duplicate ng susi ng kanyang apartment. Umuwi na daw si Genos dahil dumidilim na daw. Masayang masaya nga si Genos dahil tinanggap na siya ni Saitama upang maging disipulo at umuwi na nga si ito sa kanilang bahay. Kinabukasan nga, habang natutulog ng mahimbing si Saitama na humihilik pa, ay maagang pumunta si Genos sa kanyang apartment. Pinagluto na rin ito si Saitama ng masarap na almusal. Tanong nga ni Saitama na hindi daw ba pumasok si Genos sa school. Sagot naman nito na mahaba pa naman ang kanyang oras. Aabot pa naman daw siya sa kanilang pasukan. Wika nga ni Saitama na hindi naman kailangan gawin ang lahat ng ito.
Sagot naman ni Genos na responsibilidad niya ang paglingkuran si Saitama. Dito na nga nagsimula ang pagkakaibigan ni Saitama at Genos. Isang araw nga ay dinala na ni Genos ang lahat ng kanyang gamit upang tumira na din sa apartment ni Saitama. Hindi nga pumayag si Saitama na tumira si Genos dito. Kaya naman nalungkot si Genos dahil wala na daw siyang ibang malalapitan. Kaya naman pinapasok na lang siya ni Saitama. After nga neto, ay nanaginip na naman si Genos. At nag-shift ang panel sa isang memory. Tinanong nga ni Genos na cyborg si Saitama kung naniniwala daw ba ito sa konsepto ng kaluluwa. Dagdag pa nga nito kung ang spiritual concept daw ng kaluluwa ay tinatawag na nerve brain cell electrical phenomena. What if daw, i-extract ang lahat ng impormasyon sa utak ng tao, mananatili pa din daw ba ang kaluluwa nito? Dahil 4 years ago daw nung nagsimula siya maging cyborg, ibig sabihin daw ba nito na ang memorya ng kanyang kaluluwa ay nasa ibang dimension? Sagot naman ni Saitama na hindi niya raw maintindihan ang mga pinagsasabi nito, ang importante daw ay ang kanyang kaharap mismo ay ang tunay na Genos. Dito na nga nagising ang Genos na 100% human sa kanyang panaginip. Inisip nga nito na hindi basta panaginip ang kanyang napapanaginipan, kundi isang memorya ng nakaraan niyang buhay. Kinaumagahan nga ay umakyat ng bundok si Saitama at Genos. Naalala nga ni Genos ang lugar na kanilang pinuntahan ni Saitama, kung saan nila inilibing ni Saitama ang garapon na kanilang pinangako, na babalikan nila after 5 years. Sinabi nga nito na dito daw niya inilibing ang time capsule na nasa kanyang panaginip. At nung hinukay nga ni Genos ang lupa, ay wala nga dito ang garapon na nasa kanyang panaginip. Wika nga ni Saitama na panaginip lang naman daw yun ni Genos. Hayaan na lang daw kung anuman yung hinahanap nito. Galit na galit nga ito at sinisira na nga nito ang buong lupa sa ilalim ng puno. Habang inaawat nga siya ni Saitama, na tumigil na nga ito at bumalik na sila sa kanilang apartment. Nawalan nga ng malay si Genos at muli nanamang nanaginip. Dito na nga ipinakita ang flashback ni Saitama at Genos, makikita nating malakas ang ulan ng mga panahong ito. Habang nakatayo si Saitama, ay makikita naman natin si Genos, na durog-durog na at nakahandusay sa harapan mismo ni Kalbo. Tinalangan ni Saitama si Genos kay Dr. Cusino para may paggamot ito. Sinabi nga ni Saitama na palitan daw ni Dr. Cusino ang mga na-damage na parts ni Genos. Malungkot nga ang mukha ni Dr. Cusino dito at sinabi nga nito na ginamit daw ni Genos ang katawan nito upang maging shield noong mga oras na sumugod muli ang mad cyborg sa kanilang tahanan. Malaki raw ang naging pinsala sa utak ni Genos, di pa daw sigurado si Dr. Cusino kung magigising pa daw ba si Genos. Sagot naman ni Saitama na wala daw siyang pakialam. Basta buhay pa daw si Genos. As long as humihinga pa ang kanyang kaibigan. Dito na nga nagising si Genos na umiiyak at nasa loob nga siya ng apartment ni Saitama. Tanong nga ni Saitama kung nananaginip daw ba ito. Sagot naman nito na hindi raw panaginip ang lahat, tinatawag daw siya ng kanyang kaluluwa upang maalala ang lahat. Dito na nga napaluha si Saitama dahil alam nga nito na masalimuot ang nakaraan ni Genos. At nais niyang di maalala ni Genos ang kanyang nakaraan. Dahil sa future nga ay after muling sumugod ang mad cyborg, ay di na alam ni Dr. Cusino kung kailan muling magay gising ang totoong kaluluwa ni Genos. Dahil ang Genos nga na nakakasama ni Saitama na cyborg, ay isang artificial memory lang ni Genos. Pero hindi ito ang tunay na soul ni Genos, dahil wala pang kakayahan si Dr. Cusino na magising ang soul nito. Kaya nilagay nga ni Dr. Cusino si Genos sa isang time freeze capsule, upang ma-preserve ang original na katawan nito. At after 300 years nga, dito na nga nagising ang tunay na soul ni Genos. Nagpakilala nga ang isang doktor. Siya raw ay si Director Moon Age. Ito raw ay ang research institution na binuo ni Dr. Cusino noon. Tinanong nga ni Genos kung nasaan na daw ba si Dr. Cusino. Sagot naman ng doktor na natulog daw si Genos sa isang time capsule sa loob ng 300 years. Kaya naman napatingin si Genos sa labas ng kanyang kwarto. Tinanong naman niya kung nasaan at kung buhay pa ba ang kanyang master Saitama. Sagot naman ng doktor na noon raw si Saitama ay naging number 1 S-class hero.
at wala daw makakalimot sa kabayanihang ginawa nito upang iligtas ang buong mundo. Bigla na lang daw nawal si Saitama 300 years ago, simula noong nakalaban nito, ang mga nilalang na may disaster level, Super God. Kasabay daw nawala ni Saitama ang Super God na nakaharap nito. Wala na daw nakakita kay Saitama simula noon. At simula din daw nung nawala si Saitama, ay wala na din daw lumabas na kahit na anumang halimaw sa buong mundo. Si Saitama daw ang naging simbolo ng kapayapaan sa buong mundo. Matapos nga nito, ay muli ngang bumalik si Geno sa lugar kung saan nila inilubog ni Saitama ang garapon na may mahalagang bagay sa loob. Nakita nga ni Geno ang garapon na ito, at naalala niya ang pangako nila ni Saitama na after 5 years ay babalikan nila ang garapon. Pagbukas nga nito ay nakita niya ang malaking tornilyo na itinago ni Saitama na ireregalo niya sana. Dito na nga siya umiyak ng umiyak at humihingi ng tawad kay Saitama sa kanyang pagkawala. Nang bigla may naramdaman siyang isang malakas na enerhiya ang unti-unting bumubuo sa kanyang likuran. Wika nga ni Genos na akala daw niya ay wala ng mga halimaw sa mundong ito, delikado daw ang kanyang kalagayan dahil di pa daw siya fully nakaka-recover. Nang bigla ngang lamabas si Saitama sa isang itim na portal. Nagulat nga si Genos dahil inakala nga nito, napatay na si Saitama sa loob ng 300 years base sa kwento ng doktor kanina. Agad ngang tumakbo si Saitama at sinabi nga nito na akala daw niya ay matagal pa magigising si Genos dahil sinabi daw ni Dr. Casino na malubha ang kalagayan niya. Sagot naman nito na nakatulog daw siya sa time capsule sa loob ng 300 years. Paano naman daw nabuhay si Saitama sa loob ng 300 years? Sagot naman ni Kalbo na paano daw nangyaring 300 years, kakatapos lang daw niyang matalo ang nilalang na may disaster level super god. Napunta daw sila sa kadiliman ng kalaban at nakulong. Kaya sinuntok na lang daw niya ng malakas ang kalaban at aksidente daw na nakagawa siya ng isang black hole na portal. At pagpasok niya daw dito, ay eto na ang kinahantungan niya. 5 minutes lang daw ang tinagal ng laban nila ng Super God, paano daw naging 300 years dito sa Earth yun? Maaring na-bend ni Saitama ang time and space sa ibang dimension. Masama daw ito dahil nakalimutan daw niyang itapon ang mga basura. Inilabas nga ni Genos ang regalo niya kay Saitama na nasa loob ng garapon, isang litrato na natutulog at humihilik pa. Agad namang binitukan ni Saitama si Genos at muli na naman silang nagbiruan dahil sa kanilang reunion bilang magkaibigan. Nakita nga natin ang pagkakaibigan nilang dalawa, inakala nga ni Saitama na hindi niya na muling makakasama si Genos dahil sa pinsalang natamo nito laban kay Mad Cyborg at sobrang naapektuhan si Saitama dito. Pero dahil nga sa tadhana, 300 years matapos muling magising si Genos, ay isinabay ng tadhana ang muling pagbabalik ni Saitama mula sa ibang dimension, matapos talunin ng Super God. Nangangahulugan lang na kahit ano pa mang hirap at pagsubok ang dumaan sa buhay. Malalagpasan ang lahat ng ito, sa pamamagitan ng tunay na kaibigan. Kaya huwag kang susuko sa buhay, dahil may kaibigan kang nagtitiwala sa kakayahan mo. At dito na nga nagtatapos ang chapter natin for today. Maraming salamat sa panunood. Paalam. Peace.